Magandang buhay sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Kahit sa ang sulok kayo ng mundo, naroroon. Sana pagpalain tayong lahat ng may kapal. Please, paki-subscribe ang aking channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. Paki-pindot ang bell all para ma-notify kayo sa susunod kong mga upload. At nagpapasalamat ako ng walang hanggan sa mga very supportive na mga ka-team, mga kaibigan, mga kakilala, kamag-anak, kapamilya, members, supporters, at kayong lahat. Maraming salamat kay Lord dahil dumating na naman ang tinatawag na Mother's Day. Magbibigay lang ako ng short message para sa mga ina at sa mga anak. Gaano nyo ba kamahal ang inyong ina? Gaano kahalaga ang inyong ina? Nakita nyo na ba o naramdaman nyo ang pagmamahal ng inyong ina? Marami akong katanungan, ngunit maigsi ang aking panahon para magsalita dito. Ibahagi ko lang ang aking naranasan o nararamdaman. Kung kayo'y ina at meron kayong mga anak, higit sa isa, kailangang pantay-pantay ang inyong pagmamahal sa kanila para walang inggitan, walang awayan na magdudulot ng pagkawatak ng tahanan. Bilang isang ina, dapat ikaw ay maging isang ilaw ng tahanan upang igalang ka ng iyong mga anak. Igalang ka ng mga nakakilala sa iyo. Kumilos ka ayon sa nararapat para ikaw ay kagalang-galang. Hindi man sa kagalang-galang, ngunit kahit gaano kahirap ang iyong buhay, kung ikaw ay matinong ina, ginagalang ka kahit sa likuran mo, hindi lang sa harapan. Kaya kumilos tayo ayon sa nararapat, gumawa ng tama. Tayo ang gumawa ng magandang modelo para tularan ng ating mga anak. Para halimbawa, pag sila ay nagkamali, wala kang rason para hindi mo sila mapagsabihan. Walang rason para hindi mo sila makausap ng harapan para ituwid sa tamang daan. Kasi ikaw ay nagiging isang ulirang ina para sa kanila. Ngunit, kung ikaw ay isang ina na nasasabi lang sorry sa mga ina na pinapabayaan ang mga anak ng dahil lang sa kanilang kaligayahan. Maswerte kayo kung meron kayong ina na kagaya ko. Maswerte kayo kung meron kayong ina na isang uliran. Hindi kayo pinabayaan simulat sa pool. Paano kaya tayo makapag bigay ng
ang gantimpala sa kanila. Paano kaya natin masusuklian ang kanilang pagmamahal, lalo na't may pamilya na tayo? Ang hirap mabuhay ng mga pag ika'y matanda na. Ganun pala pag ikaw ay matanda na. Totoo yung kasabihan na pag ikaw ay hindi na kayang kumilos, wala ka nang magawa. Nakakalungkot isipin na pag ikaw ay matanda na at wala nang nag-aalaga sa'yo, kawawang kawawa. Kahit may anak ka, kung hindi ka lilingonin, wala kang magagawa. Kaya napakaswerte yung mga nanay na may mga anak na nag-aaruga sa kanila. Napakaswerte yung mga bata na kinakalinga ang kanilang ina, ama. Dahil Diyos ang bahalang magbibigay ng gantimpala para sa kanila. Maniwala kayo't sa hindi. Hindi ako nagmamayabang. Kung maluwag kayo sa inyong mga magulang, hindi kayo nagmamaramot sa kanila, maluwag ang inyong buhay. Huwag na huwag inyong pagdadamutan ang inyong mga magulang. Huwag niyong paiiyakin ang inyong mga magulang, lalo na ang inyong ina. Sapagkat ang nasa taas ang magbibigay ng maraming biyaya sa inyong buhay. Kaya maswerte kayo kung meron kayong ina na nagmamahal sa inyo, nagsusuporta hanggang sa abot ng kanilang makakaya habang sila'y nabubuhay. Kahit hindi man sa financially, physically, pero spiritually, nandyan sila palagi. Kailangan nating ibalik ang pagmamahal ng kanila, ng ating mga magulang, lalo na pagmamahal ng ating ina kung siya'y nabubuhay pa. Ibuhos ang kayang ibuhos. Ibigay ang kayang ibigay. Huwag natin mahalin ang ating ina pag siya'y wala na. Huwag natin mahalin ang ating ina kung ito ay kaarawan lamang niya, kung ito ay Pasko, kung ito ay Mother's Day. Hindi. Bakit ang isang ina kaya niyang alagaan ang mahigit na 10 anak pababa? Pero ang mga anak hindi kayang alagaan ang nag-iisang ina. Gaano kaya kasakit? Gaano kaya kasakit sa isang ina? Lalo na't pag matanda na. Guys, napakahalaga ng isang ina. Napakahalaga ang buhay, ang papel ng isang ina. Nagtitiis, nagsasakripisyo sa abot ng kanyang makakaya. Kaya mabuhay tayong lahat na mayroong pang ina na nanakikita natin. Kaya mahalin natin sila sa abot ng ating makakaya. Saludo ako sa mga ina sa buong mundo, lalong-lalo na sa mga ina na sila ay mga tunay na ilaw ng tahanan. Sila ay mga ina
na nagbibigay liwanag sa kanilang mga anak. Sila yung mga gabay ng kanilang mga anak. Kaya happy happy Mother's Day, lalong-lalo na sa aking nanay. Inang, I love you very much. Thank you so much sa pag-aruga mo sa amin. Kahit malayo man ako, alam mo, ramdam mo kung gaano kita kamahal, kung gaano kita pinoprotehan. Dahil ramdam mo yan, alam mo yan. Kilala mo ako, Inang. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya kami ng isang ina na kagaya mo, isang napakatatag na ina, isang ulirang ina. Kahit naulili kami ng maaga, binuhay mo kami ng maayos, ng dahil sa Diyos tayo ay humuhugot. Maraming maraming salamat sa pagmamahal mo sa amin. Sana bigyan ka pa ng maraming buhay, mahabang buhay, lakas para pa sa pag-uwi ko, magkita-kita tayo. Mahal po kita, Nana Inang. Miss ko na kayong lahat. Happy Mother's Day sa aking biyanan. Happy Mother's Day sa aking mga kapatid, sa aking mga hipag, sa aking mga manugang. At happy, happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay na may busilak na puso. Lahat ng mga nanay sa buong mundo, happy Mother's Day. Pagpalain tayong lahat ng may kapal. Sana magmahalan tayo sa abot ng ating mga kaya, lalong-lalo na sa ating pamilya. Happy Mother's Day sa aking amo. I love you all guys. Hanggang sa muli. Bye-bye.